po, eto na nga, Attorney Claire. Ano yan? Ayan na, eto na. Alam mo, dami nagtatanong eh. Mm. Paano nga ba, ano ba ang basihan? Mm-mm. Bakit nagkakaroon ng disbarment ang Mm-mm. isang abogado? Diba? Dahil nga sa kaso ngayon ni Attorney Larry Gadon ay yung disbarment ng Supreme Court Mm-mm. na ito, Attorney Mm-mm. Claire. Ayan, sa mga nakikinig po sa atin. Well, mainit ito kasi 'di ba para bang wow. Isang araw na appoint ka, 'di ba? Syempre elated, happy, 'di ba? Oo nga, Attorney Claire. Ano yung tipong nilift mo? Sila pagsak pak. Lagapak, 'di ba? Well, kasi ang reason nito, 'di ba? Anyway, siguro naman nakita ng Supreme Court, pero kasi parang pinaka naging issue nito eh yung hindi niya pagsasabi ng maganda Mm-mm. doon sa isang journalist. Correct. Si Risa ba yun? Anong pangalan? Risa? Risa. Ng Rappler, di ba? Attorney Claire. Eh, kababaing tao pa naman nun. Risa. Ayun. So, ang nadinig ko kasi hindi ko siya tatawaging attorney, di ba? So, ano na lang siya? Attorney Mr. Larry Gadon. Sec na partner. Ayo nga pala, secretary siya ng Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Okay. Ang sabi niya kasi na interview siya partner ganito. Mm-mm. So tinanong siya, may pinagsisisihan ka ba sa mga nagawa mo before? Sa pagsasalita mo ng mga harsh, no? Mm-mm. Yung mga offensive words, no? Social media to, attorney, sa social media. Oo, na-interview siya eh. So, nadinig ko, ang sabi niya, wala siyang pinagsisihanan. There's nothing to apologize. It's a press statement. They mentioned that Gadon unfortunately failed to realize that lawyers are expected to avoid scandalous behavior. Does this mean that there is in no way for you to apologize for your previous actions, including your statements just now against the High Court? I will not apologize because the trouble with the Supreme Court is they did not see the reason why I had that kind of burst. Because this Robles of Rappler was spreading lies against the president. And it was done during the campaign period. So it was really damaging on our part. Okay. Kahit na disbar na siya. It's nothing to apologize kasi daw, the reason why daw siya nagsalita ng ganun dahil yung kabilang party naman daw, no? Yung journalist naman daw ang may kasalanan, gaslighting ng dating, di ba? Eh kaya ako ginawa sa iyo yun kasi ikaw may kasalanan. Ganun yung dating. Kasi daw ang kasalanan is nagbigay sila ng maling information. And at that time daw campaign period yun. Eh syempre ang mahalaga sa kanya si BBM, di ba? So, kailangan ma-prevent daw yung mga maling information. Kaya ganun yung naging reaction niya. Okay. Okay? So, given. So, ang dating kasi sa pag-interview sa kanya, wala naman siyang pinagsisihan sa mga sinabi niya. And at the same time, ang dating partner, di niya na kailangan yung title na lawyer. Sa sagot niya, hindi ko nasabing hindi niya kailangan on my own. Sa sagot niya, dahil sabi niya, hindi naman na siya nagpa-practice since 2015. Actually, because I have not been practicing law. In fact, 2015, hindi na ako nag-a-appear sa mga korte. Repeated in temperate language, your reaction to your disbarment, sir? I have not been practicing since 2015, so it doesn't really matter to me. And that decision handed out by the Supreme Court does not affect my appointment and my position as presidential advisor on poverty alleviation because it does not require a lawyer. Pero ang tanong ko, hindi naman yata siya humarap as lawyer, no? Wala na ba siyang hinarapan as lawyer? Yun. Noong 2016 onwards, di ba? Oo. Kasi syempre, kahit sabihin mo na hindi ka humarap sa court, pero pag nag-a-advise ka, it's practice pa rin. Alam mo yun? Okay. So, pero sabi niya kasi, mas na-involve siya sa business. Mm-hmm. So, wala siyang remorse feelings na
pagsisisi. Sinabi niya yun. Oh, siya pagsisisi. Oh, oh, oh. So kung ang dating, eh, di disbar nyo. Mm-hmm. In fact, matagal ko na hindi, matagal ko na iniwanan niya ng law practice na yan. Ganun, yun, dating, ganun, ganun. Diba? Total, di ko kailangan yan. Mm-hmm. Total, yung appointment ko naman sa pagiging presidential advisor on poverty alleviation. Oh. Di kailangan maging lawyer. Oh. And that decision handed out by the Supreme Court does not affect my appointment and my position as presidential advisor on poverty alleviation because it does not require a lawyer. And so I am not really affected with this kind of decision. And sabi nga sa iyo kanina, sampu-sampu pera, dami-dami abogado. Hindi mga pansin sa dami na abogado. Oh, pero yung secretary, ilan lang kami. It's sweeter to hear the word Secretary Larry Gadon. Oh, di ba? Oh, kaya ako, tuwang-tuwa ako eh. So I have no regrets. Okay. So di ba nakikita mo sa words niya na so what? Mm-hmm. Ganyan din. So what? I don't need that. Ganun yung dating. Oo, wala namang ano yan eh. Wala namang... Wala namang bearing sa akin yan. Kinalaman yung pagiging ano ko dyan eh. Presidential advisor. Oo, diba? Poverty. Saka sabi niya kasi, may pera naman na siya. So parang hindi niya na kailangan yung maging lawyer. Okay. Okay, so kasi meron siyang business. Mm-hmm. And I was engaged in business and consultancy where I am earning a lot, millions. So, okay. Ba't ko babalikan yung magpapakahirap ako ng kaka-attend ng mga hearing? Kung yung kikitain ko na isang buong taon, kinikita ako na isang araw sa consultancy and business. Okay. Ibang level pala si Mr. Larry Gadon, no? Para lang masabi nyo, kasi I have to do this because baka akalain ng mga tao, may akurakot ako, ano. I have 9 cars. I have Mercedes-Benz. I have GAC 8. Wow. Ang dami kong kotse. Ang dami kong bahay. Ang dami kong kondo. Ang dami kong pera. So I don't really mind this son of a thing that disbarment na ito. But still, partner, ang hirap kayang makakuha ng titulong attorney. Una-una, syempre, nakakainayang. Kaya lang, siguro sa kanya, hindi na yun yung bread and butter niya. Kaya siguro okay lang. Diba? Pero still, attorney pa rin yan. Mm-hmm. Diba? Pero kasi, ang nakikita ko kasi ganito, mag-motion siya for reconsideration. Actually, yun ang sabi niya, ni attorney. Kailangan dami na kasi sinabi. Since you mentioned that you're done with that, it's just an appendage to the name. Yes. And you were also quoted as saying na baliwala na naman to because you have not been practicing for the last how many years? Why since 2015. Yes, sir. Why the need to file a motion for reconsideration if you have no plans anyway? Oh, well, ano yan? It's just the advice of my lawyers. And syempre, maganda na rin yun na sundin mo yung proseso. Ah, okay. Diba? Ang dami niya na sinabi. Mm-mm. Una-una, unanimous to. 15-0. Ang hirap mo itong baliktarin. Paano mo ba itong mababaliktad kung nagpapa-interview ka tapos wala kang remorse? Yung feeling of remorse, wala. Wala. Diba? Mm-mm-mm. Sabi niya, yun nga, diba, para bang, ito pa, parang sinisisi pa niya yung Supreme Court na para bang, ba't ako lang? Bakit si, si Attorney Jokno, meron siyang binanggit na case na parang, ba't hindi siya? He's comparing. Yes! And what I'm wondering is that why is the Supreme Court giving me a harsh punishment when the likes of the Attorney Chel Jokno, who made a mockery of the proceedings of the Supreme Court by filing a petition in behalf of the fishermen, who denied that they have given him authority. So in that proceedings in the Supreme Court, it turned out to be a comedy and a circus because the fishermen denied that they have ever authorized Chel Jokno. And why did the Supreme Court did not punish Laila De Lima, who openly defied the orders of the Supreme Court to allow President Gloria Macapagal-Arroyo
in seeking medical treatment abroad. And she was held at the airport, and she was sent to detention. And why is it that the Supreme Court did not punish De Lima for her immorality in admitting before the Senate hearing that she had an illicit and illegal relationship with the driver? Oh, very choosy naman itong Supreme Court, dahil na is it just because that I filed an impeachment case against Marivic Leonel in 2019? Di ba parang hindi mo naman pwede sabihin, ba't ako uulihin mo, bakit siya hindi? Parang hindi dapat ganun. Sa pagiging lawyer, dapat partner, wag mo sabihin na, ay gagawin ko to kasi ginagawa niya rin eh. Hulihin mo muna siya bago mo ako hulihin. Ganun yung dating. Walang remorse eh. Tapos sinabi pa niya, kinumpir niya pa si ano? Attorney. Oo, si attorney, si Senator Laila De Lima. Nananahimik. Si Laila De Lima, oo. Biniling up niya pa yung issue about the alleged affair. Na bakit siya hindi? Oh, 'di ba? Oh, sa pagiging, I mean, no, wala akong nakikitang pagiging gentleman. 'Yun nga rin sasabihin ko, attorney. Yeah? Wala eh. Oo. Mm-mm, wala. 'Di ba? Ngayon nandiyan ka na sa posisyon. Mm-hmm. Ang hahawakan mo eh to give answers sa kahirapan. No? Para sa kahirapan. Mas ganyan pa rin yung mindset mo. Mm. Mm-hmm. 'Di ba? Ano na yung credibility mo? Mm-hmm. Napakita mo may puso ka. Okay. Di ba? Kasi sabi ko nga, partner, kilala siya for red tagging. Oho. Di ba? Mm-hmm. Sinasabihan niya, ay paano to yung mga na-red tag mo? Tapos sabi niya, ay kasalanan nila yan. Ayun na naman, no? Gaslighting. Magaling siya sa gaslighting eh. Gabriela and Anak Bayan, as communist groups, should we expect the presidential advisor on poverty alleviation to spew red tagging allegations against several party list groups that are recognized by the House of Representatives, by the Congress, by the COMELEC, and the bureaucracy itself generally, sir? Well, what's wrong with being tagged as communist? A lot, sir. There is a lot of something. A lot is wrong with that, sir. Well, because they will be receiving a. Go ahead, sir. If they are, if they find it in the negative concept, then that's their fault. Mm-hmm. But a lot of issues have already been raised here in this discussion of red tagging Filipinos in society. Their lives may be endangered. Their families may also be endangered. Should we expect a presidential advisor to actually go around tagging people as communists, even if they are clearly recognized by Congress, by institutions of the government? Well, I do not care. Because in the first place, they have admitted themselves as communists. So what's wrong with that? Sir, I'm sorry. When did that admission happen? Because as far as I'm concerned, I could not recall when that actually happened. With their actions, that is an admission. Why do they cannot denounce the NPA attacks and the ambushes, and they even praise these rebels? Okay, sir. But their own admission. All right. Those are their own admission. Okay, sir. I'm pretty sure within the day we will receive a denial. I don't really give a. I don't really care about their statements, because what I am after is to help our people. All right. We will wait for their. I can go directly to the people, okay. not through them. Why would I pass through them? Okay, understood, sir. We will just have to wait for their statements later on within the day. I'm pretty sure they will react. Kasalanan nila yan. Mm-hmm. Eh, totoo naman sa mga aksyon nila. Mm-hmm. Eh, komunista sila. Tapos may nagtanong ng reporter, partner. Mm-hmm. Anong aksyon po? Anong pruweba nyo? Lawyer to ha. Mm-hmm. Anong pruweba nyo po mm-hmm. na komunista sila or connected sila sa NPA? Sa actions nila. Yun lang ang ebidensya niya. So hindi ko tuloy alam kung totoo ba nag-practice before sa Attorney Gadon na by mere looking at the activities. Nasabihin mo na ganun. NPA ka. Oh. Parang hindi naman pwede. Di ang hirap mo maging judge. Mm-hmm. Kung judge ka, just by mere looking at a person, kung anong ginagawa niya, sentensyado ka na. Oh, which is hindi naman dapat ganun, Attorney Claire. So,
Paano to, partner? Kaya nga, attorney, tinawag siya ni Gabriela Partinas Representative Arlene Brosas na extremely poor choice yung pagkakaposisyon sa kanya ngayon. Sa bilang secretary ng ano, bilang presidential advisor, I mean, for poverty alleviation. Yes. Sa kabila nito, umano pa, sinabi pa ni Attorney Gadon na kung sa mga kritiko niya na ano, na sabi niya na maituturing doon na mababa, daw wala naman daw maitutulong sa bayan itong grupo ng Gabriela. Kumbaga, ano pa siya eh, binatikos din niya. Diba? Wala pa daw natutulong ang Gabriela. Oo, ang Gabriela. Oo, ayan so, banat nito kay Brosas, sila ang maituturing na mababa dahil wala naman silang maitutulong sa bayan. Yan na, partner. Ang tanong natin, ano na ba yung history ni Secretary Gadon para magsalita ka na isang grupo, di ba, na pangkababaihan, ay wala pang naitulong. Ano ba ang naitulong mo? Di ba, nag-public service na ba si Attorney Gadon? Attorney Nomor Gadon? I'm not diba? Aware of that attorney. So, well, ako kasi parang nasa private siya eh. So, hindi ko alam. Kung meron, edi pakisabi po sa amin para ma-i-announce naman namin na meron naman kayong kabutihang nagawa sa bayan. Diba? And ito, partner, kanina nakikinig kasi ako sa news na sabi, gusto nilang questionin kasi daw yung decision. No, hindi ko alam kung kukwestionin nila. But, sinimulan kasi nila sa sinabi nila na wala naman daw complaint na final. Walang verified complaint na final itong si Ms. Raisa. Diba? Against Secretary Gadon. Okay. Ang nag-file daw is parang foreign journalist something, may group eh. Diba? Partner, dapat malaman din nila. Anyway, lawyer naman sila. Pareho. Ang Supreme Court can initiate kahit walang verified complaint, partner. Motu proprio. Pag sinabi natin motu proprio on its own. Pwedeng mag-imbestiga. Pwedeng sila yung mag-file ng complaint against a person. Tanungin ka, bakit ganito? Ba't hindi ka kailangan ma-disbar? So with that, I think naman, yung complaint, motu proprio, ni attorney ni attorney Nomor Gadon. Of diba? Course. Alam niya kasi malamang sumagot naman siya diyan. Hindi naman magdedesisyon ng Supreme Court nang hindi ka binibigyan ng pagkakataon. Kasi due process, partner, tandaan natin. Always may due process. So definitely alam mo 'yun. Kaya ka nabigyan ng pagkakataon sumagot. Pero siguro sasagot mo, although partner, ato ayoko maging judgmental dahil hindi ko naman nabasa 'yung sagot niya. Kung may sagot siya, what, di ko alam. So yun nga, ang parang lumalabas is wala siyang pagsisisi sa mga ginawa niya. Partner, nadinig ko pa nga eh, sinabi niya, pasalamat nga sila eh. Ito lang sinabi ko, diba? Hindi ko pa sila pinapatay. Sa kanya galing yun, partner. So, imagine mo, tandaan mo, ang madalas mo magiging kausap ay yung mga nasa laylayan ng lipunan. Diba? Itong mga grupong binabatikos mo ngayon, sila yung dapat mo makausap. Diba? Kasi sila yung minsan, karamihan, humahawak sa mga mahihirap. Yes. Sa mga kababayan natin na talagang medyo kapos. Diba? Now, partner, ito, interview to. Kaya feeling ko, maliban sa, di ko alam ang naging usapan nila at PBBM, pero nararamdaman ko na ito yung hiniling niya. Feeling ko lang, ha? Ito hiniling niya. Kahit parang wala pa naman siyang experience sa poverty alleviation. Okay? Hiniling niya to, bakit? Ito, kapag ikaw ay nakilala ng masa, daan mo yan para sa election. Dahil sa pagka-senador. Papakita mo, I'm for the poor. I am for people who needs help. Correct. People at who need help. Alam natin, diba? Attorney Claire, na ang Pilipinas ay mas maraming mas marami na ngayon. Oo. Kababayan natin ng nasa lalim talaga. Oo. So, imagine mo, partner, kung hindi ito ang nasa isip niya, sa interview niya, sinabi niya, pwede ba ang request ko naman, itama niyo naman yung spelling ng pangalan ko? Bakit, partner? Kasi, ang maling spelling, hindi binibilang ng COMELEC. Ang isa lang ang pakiusap ko sa inyo, no? Sa lahat ng mga sinusulat nyo,
even if these are negative comments or no, just see to it that my name is spelled correctly. Ha? Kasi sa pagboto, ano yan eh, kailangan eksakto yung pangalan. No? Kasi yung iba, in-spell Attorney Gabon. Ganyan, hindi yun. Eh, hindi bibilangin ng COMELEC yan pag tumakbo ako. No? So please, just please spell my name correctly. Well, that is one of my plans. Pero of course, since it is still on 2028, eh wala pa naman talagang concrete plans dyan. But exposure to media is very helpful. Good or bad publicity, it's the name that will ring in the end. Yun agad ang nasa isip mo? Sa akin, di ba para bang, uy, trabaho mo na. Baka naman gamitin mo yung pondo ng gobyerno para sa sarili mong pagkapakanan. Kasi lilibot ka eh. Oh. Using government funds. Oh. Pero deep inside, baka may iba kang motibo. Yun. Eh, sana galingan mo. Sana yung iniisip ng iba, katulad ng iniisip ko, eh mali. Correct. Eh, kasi parte, ka-appoint mo pa lang. Kadidisbar mo pa lang. Diba? Tapos nasasabihin mo agad, itama niya yung spelling ng pangalan ko. So, magagamit ang pondo ng gobyerno para sa sarili niya kapakanan. Diba? Kasi kung hindi yan ang nasa isip mo, hindi yan lalabas sa bibig mo. Diba? 15-0 unanimous partner, oh. Pag 15-0 Attorney Claire, at sinasabi niya siya ay magmomosyon. Mahalabo. Paano mo masasabi? Kaya nga sabi ko, kung nagpakita ka ng kababaang loob, tingin ko yun ang walaki ano eh. Hindi, kasi tayo, Attorney Claire, meron tayo minsan naturalesa na ugali ng bawat isa. Alam natin yan, di ba? Naturalesa. Pero minsan, kailangan yung naturalesa mo, isasantabi mo yun eh. Lalo't meron kang profession na ganito. Diba? Teka lang, parang sinasabi mo, ang naturalesa ni Attorney Nomor Gadon. Posible, Attorney Claire, na mayabang? Ganon siya magsalita. Ayun, ganon. Naturalesa niya. Biyo. Na, minsan din niya naiisip na, teka muna, abogado ako ah. Diba? Tingin ko nga, iniisip niya abogado siya, kaya niya sinasabi yun. Naku po. Parang balik. May ganun eh. May ethics ba? May ethics. Attorney Claire. Kaya nga ito, kaya nga siya na disbar. Eh, ba't hindi niya naisip yun? Ginamit Posible. Niya, actually, i-analyze natin. Hindi ako psychologist, pero i-analyze natin. Ginamit niya ba lang yung puso niya o utak niya sa pagsasalita niya ng masakit? Pagmumura. Pagkasalita ng bastos. Tingin ko, kung ginamit niya yung utak niya, hindi siya magsasalita na masakit. Correct. Iko-control niya. Tama po. So in other words, wala siyang ginamit na utak nung sinabi niya yon. Correct. Eto, damdamin. No. Kung ginamit niya rin yung puso niya, pipigilan niya pa rin yung sarili dahil niya. Dahil babae yun. Dahil makakasakit siya ng damdamin na iba. At babae ito, Attorney Claire pa rin. Hindi lang naman si Raisa sinabihan niya. Marami siya sinabihan bobo. Okay. Nung nasa Baguio. Mm-hmm. Nag-PI pa. Oo. So kung ginamit niya yung puso niya, hindi rin dapat. Hindi niya ginamit, partner. Kasi kukontrolin niya dahil may pagmamahal siya. At meron siyang kababaan ng loob. So in other words, na sinabi niya yun, malamang hindi siya gumamit ng utak at hindi niya siya gumamit ng puso. So anong ginamit niya? Purely siguro yung yabang lang niya. Which is posible naturalesa ni yun. Secretary. Presidential Secretary Advisor. Attorney Nomor Gadon. Sa mga psychologists, di tayo psychologists, kung nakikinig kayo at nanonood kayo, pakicheck nga kung ang aming mga analysis, natutugma naman sa inyong... Ako posible, Attorney Claire, at naturalesa na yan ni ano. Alam mo kasi, partner, ugali niya na talaga. Sa psychologists, sa subject na psychology, meron tayong tinatawag ng mga narcissistic personality disorder. Pag sinabing gano'n, yung nakasentro lang. No? Mahal mo lang sarili mo. Wala kang pakialam sa iba. Ako yan. Parang dapat ikaw lang lagi tama.
Okay. So hindi ko sinasabing narcissistic, may narcissistic personality si Attorney Gadon, ha? Oh, di kayo na hoong humatol. Ay, hindi ko alam, ha? Basta yung mga nanonood at nakikinig. Kasi sana, ano lang natin, wish, ano ba, prayer, wish na magkaroon ng yes, humbleness. Yes, ang wish ko naman, eh, sis, nandiyan dyan ka. Sabi nga, di ba sabi nga ni ng Panginoon partner, kung sino yung appoint, sino yung appointed, di ba? So isipin namin, yung appointment is valid. Mm-hmm. At leader ka. Pag leader ka, we have to... Oh. Ano? We have to support. Mm-hmm. Hindi tayo pwedeng mag-pull down ng mga leaders natin, di ba? Mm-hmm. Siguro, yung ibang mga nagsasabi lang ng yung mga nagra-rally, tingin ko hindi naman nila, ang reason is hindi naman to pull down the leaders, especially the president. Kasi syempre, rally, dyan sila eh. Kalayaan. Di ba? Ipahayag. Pero dapat lahat tayo, di man natin sila binoto, dapat kung sino na yun na italaga, we have to support. Okay. Diba? Kaya we support you, Attorney Nomar Gadon, Secretary. Kasi, pagbutihan mo lang para hindi ka matuligsa. Oh, at abangan namin yung iyong batang busog, malusog. Ayan, bata. Okay. Ipapanin matanda. Uy! Walay bata muna, Attorney. Ito ka lang, ang poverty partner, hindi lang bata. Kasama tayo dun. Correct. Anyway, Attorney Claire, maraming salamat. Hanggang bukas ako pong yung Radyo Man, Jenny Pahilanga. Yes. So paano? Hanggang bukas, magkita at magkarinigan po tayo. Ako po sa Attorney Claire Castro, nagpapaalala lang, huwag tulugan ang inyong karapatan.